Welcome sa New Distributors Orientation. Ang New Distributors Orientation, this is a super basic kung saan, kung sa sanggol, ang New Distributors Orientation, ito yung parang gatas ng ina. Okay, ito yung gatas ng ina. Ibig sabihin kung sanggol, hindi mo siya papakainin ng kanin agad. Ang New Distributors Orientation ay ito yung nakaka-motivate, nakaka-inspire para maintindihan ang pagnenegosyo ng ating negosyo ng empowered consumerism. So very basic. Ipapaano ko sa inyo, natatandaan ko nung ako'y bago sa networking, sa network marketing, nung bago ako, umaattend pa rin ako ng NDO. Okay? Coach Isa, ikaw na ang ano dyan. Ikaw, pag binalik ko sa iyo, ikaw na mag-a-accept ng mga guests. Coach Isa? Yes po, attorney. Pakibalik na lang po. Ano, pag binalik ko sa iyo yun, okay lang yun? Hindi mawawala yung Apo. Aking... dapat make host. Okay, sige. Change host. Okay, sige. So, natatandaan ko nung bago pala ako sa networking, umattend ako ng new distributors orientation. Tandang-tanda ko pa noon, ang ginagawa ko noon talagang may dala pa akong recorder. O, diba, recorder, cellphone, nire-record ko sa cellphone. Nagte-take down ako ng notes. Dalawang purpose para matuto ako, tapos nagte-take down din ako notes para pag ako ang naging speaker, pag ako ang nag-share, yung sinabi ng speaker na motivation, yun ang binabagsak ko. So actually, kopya-kopya lang. Sabi ko, maganda itong linya na ito, kukopyahin ko ito. So basically, ganun ako, mahili ako mangopya. Kung merong sandamakmak na magaling ako mangopya. Dito kasi sa negosyo natin, mas magaling ka mangopya, magiging valedictorian ka. Dito hindi pagalingan, kaya nga dito minsan copy-paste, even sa posting, copy-paste, I'm giving a blanket authority and permission sa Mega Family to copy-paste my post kasi wala namang problema doon. So, sa welcome sa mga nandito ng mga OFW, syempre, welcome sa mga nanditong OFW na kahit busy ang schedule, nandito pa rin, sumisilip, although nagtatago, pero okay lang, maiintindihan ko yan kasi nag-work yan. O, medyo syempre, yung mga nasa Pilipinas, I suggest na you open your camera. You know why? You have to open your camera kasi syempre, ito naman ay hindi naman biglaan. Okay? It will show your interest kung paano mo ginagawa yung negosyo ng empowered consumerism. Bakit ka naka-off ang camera? Okay, anyway, I will discuss it later. Kasama sa module din yung pag-ano ng camera. Okay, so yung ating mga capitology, yung ating YGN, yung training kahapon, doon dinidiscuss yung paano gawin yung negosyo. Bakit mo gagawin ang negosyo, paano mo gagawin ang negosyo. Ang New Distributors Orientation part yon ng ating module na kung saan malalaman mo bakit mo gagawin ang negosyo ng empowered consumerism at ano ang kailangan sa simula sa paggawa ng negosyo ng empowered consumerism. Okay? So pag sumali ka, syempre, nagka-interest ka. Alam ko ang situation ng mga new distributors eh. By the way, mga appliance, do you have with you your notebook, ha? Do you have with your notebook? Hindi ito naka-share sa ating page. Sana nagno-notes kayo kasi I'll make it parang kwento. Okay, informal to. I will not do the I'm no longer sharing a slides. Kwento-kwentuhan lang tayo. So, para may freeway. Kasi pag gumagawa ako ng slides, para nalilimit yung sinasabi ko dun sa naka-flash screen. Whereas kung wala akong slide, pre-flowing, kwento-kwento. Ha? Kwento-kwento tayo. Tapos at the end of this NDO, we will be entertaining questions. Ha? Ito ay parang open forum, parang meeting, kwentuhan. Hindi ito yung formal na parang hindi. Now, gusto ko kayo, ini-encourage ko kayo mag-ask ng questions, saan kayo nahihirapan, may question kayo, kasi bago lang kayo. Okay, so at the end of this, kung every module, meron kang question, you write down your question. Kasi alam naman natin na nag-aaral ka, parang sa teacher, sa eskwelahan. Pag ikaw ay ang teacher, hindi mo pwedeng tanungin yung teacher mo. O dito sa atin, ako ang teacher, pwede kayong magtanong after. Pag meron kayong hindi maintindihan na principle dito sa ating pagnenegosyo, I will be glad to answer your question. Okay, so sumali ka, syempre nagka-interest ka.
ikaw ay parang nagka-meron ka ng pag-asa. Yung buhay mo na dati na parang walang pinatutunguhan, umiikot-ikot lang ang buhay mo, tapos bigla ngayon nagkakita ka ng pag-asa ng mga nagpapaliwanag, may doctrines sabay, si Aplin Maribel, may doctrines. Pag Sabado, may simba si Aplin Maribel. Ngayon ay Martes, may simba. Siguro next time, pag submitin ko si Maribel na schedule niya, ako na mag-a-adjust sa mga Coach Maribel. May mga nagpapaliwanag, bakit daw hindi sila... Bakit hindi daw? Okay. So, ganun ang ano natin, Aplin. So, nagka-interest ka, na power ka, nagka-meron ka ng pag-asa na pwede pa pala makuha yung gusto mo sa buhay. Okay, some of you, kanya-kanyang dahilan kung bakit kayo sumali sa Empowered Consumerism. Some of you, initially, magka-meron lang ng dagdag kita. Okay, some of you, sa mga OFW natin, magka-meron din ng dagdag kita. Yung iba, syempre, part na rin ng OFW is para may pagkaabalahan. Sa mga professionals, ang dahilan mo is magkameron ka ng dagdag kita or malamang na-inspire ka do sa mga testimonies na kumikita ng malaki dito sa Empowered Consumerism. Maraming ganyan. Ako, sumali ako sa networking. Natatandaan ko kasi na-challenge ako. During nung ako'y sumali, ang pinakita sa akin ay tricycle driver, high school graduate, kumikita ng 800,000. Nakita mo yon. Meron naman janitor na kumikita ng 1 million. Meron naman bulag na kumikita rin dito sa ganitong klase negosyo. Meron naman technician na kumikita ng mga parang 1.5 to 2 million. Yun yung mga nakita ko. Ako'y na-inspire sa kita nila, kaya ako na-involve sa ganitong klaseng negosyo. Na-inspire ako, na-challenge, syempre. Ako kasi medyo competitive ako na kung nakaya na, ang sabi ko sa sarili ko, kung nakaya nila, siguradong kaya ko rin yan. Hindi ako papayag. Kaya ko rin yan. Hindi ako papayag. Kaya ngayon ang ano ko eh. Ako kasi yung taong palaban. Palaban ako in such a way na pag nakaya nila, more na subukan ko yan. Hindi ako yung sasali lang, dadaw-daw lang. Tapos, ay hindi ko pala para sa akin. Wala pa akong sinubukan na hindi ako nagtagumpay. Oo, even yung panliligaw ko kay Judge, sa tayo-tayo lang, isa sa mga tagumpay ko yan. Bakit? Alam niyo ba na si Judge iba ako ng College of Law eh. Alam niyo ba 3 beses ako nabusted ni Judge kasi hindi ako yung type niya. Ang type niyan ay gusto niyang moreno, magandang lalaki. Eh alam mo naman ako, hindi naman ako magandang lalaki, medyo maitsura nga lang. Maitsura nga lang, lahat nga naman tao maitsura, iba pangit lang. Lahat naman ang tao maitsura, iba pangit lang. Ay hindi, gwapo ang gusto niya ni Judge. Gwapo. Barkada ko pa si Judge. Isipin mo yon, barkada ko pa yan. Diyan pa ako nangungutang. Kwento-kwentuhan lang tayo, wala naman tayong module. Kwento-kwentuhan lang tayo. Si Judge po kasi is nung College of Law, siya kasi ay may sasakyan na, may kotse na. Working student niya sa College of Law. Habang ako'y naglalakad at nagsumasakay sa jeep, pansin na pansin niya si MJ, si Judge. Siya kasi ang isa sa mga tanging may mga sasakyan nung kami nag-aaral pala. Isipin mo, estudyante pala kami. O anong aral estudyante? Mga 1990, may kotse na yan. Diba? Head turner yan. Football player yan nung college. Alam mo ba si Judge? Football player yan. Commercial football player. Hindi ito yung pang ito yung more than varsity sa UST, 'di ba? Varsity, ikaw yung pinangpambato ng universidad para sa football. Ah, hindi pa. Si Judge ay more than that, commercial football player. Tapos nung pagkatapos niya sa UST, yan ay dance instructress. Ha? Nagtuturo nang sayo yan sa RALS. At yung mga sumasayaw na yun, parang sa Itbulaga, yung mga sa ganun. Hindi ko alam kung student canteen ba yun? Ang tagal ng student canteen. Nagtuturo yan. Okay, na, ganyan lang yan. Kasi alam mo naman, yan, mula nung nag-college ako yan, medyo nagkaganyan. So yan ang itsura ni Judge. Siya yung may kotse. Walang sumusubok. Napaka-strong ng personality ni Judge niyan nung kami College of Law. Walang sumusubok.
Hanggang kami ay ano ba nangyari yan? Nung kami ay nagkakwentuhan na tayo, nung kami ay nag-graduate ng law, nagkataon naging magka-opisina kami sa kumpanya. Nagka-opisina kami, eh, barkada kami. Magka-opisina kami, di sasabay-sabay ako sa sasakyan niya. Oh, di ba? Tapos hanggang alam mo na, eh atindi ng kamandag ko, ang lakas ng loob ko noon eh. Ang lakas ng loob ko doon. Oh, niligawan ko siya. Awa ng Diyos. Oh, binasted ako. Oh. Eh ganoon eh. Binasted ako kasi hindi naman ako maganda lalaki doon eh. May dating lang ako eh. Hindi ako pumayag. Niligawan ko uli yan. Awa ng Diyos. Busted na naman. Diyos ko. Pangatlong attempt. Oh. Sinagot na ako. At doon na nagsimula ang paglalakbay, ang journey ng walang hanggan. Jesus, di na maakan na magaling. Kasi ganun kalakas ang loob ko. Ganun ako competitive. Noong nakita ko ang networking, ang daming kumikita dito, mga hindi professionals, hindi tapos. Sabi ko, hindi ako papayag. Ano ko, kaya ko rin yan. O ang ginawa ko, pinag-aralan ko ang negosyo, umaattend ako ng NDO, umaattend ako ng ganito, nagtitakedown ako ng notes, nagre-record ako, pinapakinggan ko po yung may earphone yan. Lahat ginagaya ko yan. Hanggang sa kaaral ko, naging speaker ako, at ako nagbabagsak ng NDO, hanggang sa, yun. So basically, pag-uusapan natin ngayon, ano ba ang NDO? Ito yung iyong parang lugaw sa mga new distributors. Ito ang kailangan mo. Ito yung parang soft meal mo kung ikaw ay isang goal. Okay? Eh, nung sumali ako, na-inspire ko, dalawa ang sumasali sa networking. Number one, sumasali sila because out of inspiration. And number two, maraming sumasali sa network marketing because of desperation. Inspiration and desperation. Yung parang tipong, well, no choice na lang. Wala na. Parang hindi na matanggap sa trabaho, hindi tapos. So, networking na lang. Parang yun ang last option. Out of desperation. May mga tao naman sumasali because of inspiration. Katulad ko, hindi ako desperado nung ako sumali sa networking. Because of inspiration. Na-inspire ako sa mga success story dito, mga hindi tapos, Diyos ko naman, mga hindi tapos, tapos mga hindi marunong magsasalita, o kaya lang kumikita na malaki, hindi ako papayag. So, sumali ako, pinag-aralan ko, ayan. Kaya lang, siyempre, nung ako sumali, ang una ko naramdaman dito, at malamang naramdaman ng mga bagong distributors, eh, meron kang fear and doubts. Takot at duda. Ano yung fear mo dito na una mo naramdaman? Ang una ko naramdaman dito ay fear of rejection. Natatakot ako na ako ay ayawan. Kasi ang fear of rejection is just normal. Ang network marketing is all about rejection business. Ako hindi kasi ako dahil abogado ako, hindi ako kasi yung lumalapit sa tao. Ako ang nilalapitan ng tao. Meron silang gustong ilapit na kaso, sila ang lumalapit sa akin at nagkukonsulta. Pero here comes network marketing. Hindi ako lumalapit. Ako ngayon ang lalapit sa tao para mag-o-offer ng product or opportunity. So opposite na opposite ito sa aking kinalakihan, na at kinasanayan na profession. Ang sabi ko noon sa network marketing, sabi ko hindi ko yan linya. Pero siyempre, noong nakita ko na malaki ang kumikita ng mga ganito, ay pinili kong aralin para maging linya ko. Sabi nila, sabi ko, malaki daw ang kitaan. Sabi ko, anong ebidensya? Hindi mo ako basta-basta mapapaniwala sa ganitong klaseng pagnanegosyo. Sabi ko, nasa ang ebidensya na maraming kumikita ng malaki hanggang makita ko ang tricycle driver, janitor, may bulag, may technician. So basically, yun na, napakatigas ko. Sa networking, sa sobrang tigas ko at sobrang hindi ako naniwala, hindi po ako naniwala agad. Okay? It was MJ ang nag-open sa akin ng networking. Ginawa niya ang pagnanegosyo. First 2 years po ng pagnanegosyo sa buhay namin sa networking, negative ako. Katulad mo siguro ikaw o katulad malamang ng asawa mo o katulad maybe ng magulang mo na hindi naniniwala sa networking. Ganyan, ganyan ako. Kaya lang siyempre, after 6 months na ginagawa ng asawa ko yung pagnanegosyo, binala niya ako ng BMW na kotse. Nung binili niya ako ng BMW na kotse,
Sabi sa akin, naniniwala ka na ba sa networking? Sabi ko, chamba lang yan. Pero minamaneho ko na yung BMW. Inaalas ka pa ako ng mga barkada ko na ganyan. Para yung bang produkto nyo, nakakagwapo ba yan? Ano, nakakagwapo ba yan? O sabi ko, no, nagmamaneho ko ng BMW, feeling ko ang gwapo ko na. Hanggang binili niya ako ng Starex van, Toyota Fortuner. Nakabili si MJ, o si MJ, ng tatlong sasakyan sa loob ng 2 taon lang. At sinabi niya sa akin, naniniwala ka na ba sa networking? Sabi ko, matagal na. So, I'm a typical person on to see is to believe. Yung kailangan may ebidensya bago maniwala. Kayo, malamang na-convince kayo because of na yung mga ebidensya, mga success stories ng mga ibang tao dito sa ating community, sa Empowered Consumerism. Oh, ganun talaga yun. Okay? So, ang una ko naramdaman dito ay yung takot at duda. Takot. Takot akong mabigo. The fear of failure. Fear of failure. Ang sinasabi ko nga dito, nobody fails in network marketing. Only people quit. That's why they fail. Walang failure dito. Alam nyo ba ang failure? Ang failure o pagkabigo is not the opposite of success. The fear of failure. Failure is not opposite of success. It is part of success. Hindi siya opposite pole. Andito yung success, andito yung failure. No, hindi sila opposite pole. Failure is part of success. You will fail a lot of times bago ka maging successful dito sa ating pagnenegosyo. Okay? Sa history ng mankind, lahat, karamihan ng success stories ay nanggaling sa failure. Like for example, si Michael Jordan. O para maintindihan nyo, sa history ng basketball, si Michael Jordan, nung second year college po siya, nag-try out po siya sa high school, varsity team ng kanilang eskwelahan nung high school. Si Michael Jordan was cut off from the list. Ibig sabihin, hindi siya pumasa. Si Michael Jordan, nag-fail. Umuwi siya sa bahay, nagkulong siya, nag-iyak siya ng matagal kasi hindi niya matanggap ang kanyang failure sa pag-tryout sa basketball. Pero kahit despite of the fact na nag-fail siya doon sa tryout, nag-try uli siya maglaro ng basketball hanggang sa gumaling siya. At sino naman si Michael Jordan ngayon sa kasaysayan ng basketball sa buong mundo? One of the greatest, if not the greatest player sa basketball. Saan nagsimula? Sa failure niya. Sino pa ang failure? Sa buong kasaysayan ng, for example, si Thomas Edison. Okay? Si Thomas Edison, yung siya ang nag-invento ng filament, ng bulb. Kilala niyo ba si Thomas Edison? Mang Thomas ang kilala mo, tinamaan ka na magaling. Si Thomas Edison siya nag-invento ng filament sa bulb. Every experiment ni Thomas Edison, pumuputok yung filament. Yung bulb, pag nakita mo may bulb, may parang wire sa loob, pumuputok yun. It took 10,000 failed experiment bago umilaw yung filament sa bulb. Ibig sabihin, 10,000 failed experiment, pumuputok yung bulb. Noong 10,000 and first attempt, doon na umilaw yung bulb. Anong sabi ni Thomas Edison? Tinanong siya ng media. Ano masasabi mo sa 10,000 kang nag-fail? Sabi ni Thomas Edison, I did not fail. I was able to know that there are 10,000 types of filaments that do not work. O para hindi para sa kanya, hindi pa failure 'yon. Okay, sino ba? Si Franklin Delano Roosevelt, sino yun sa Washington? Okay, ilang beses siya natalo sa presidential race. Marami siyang failure pero nung pinaka-last attempt niya naging presidente siya ng Amerika. Okay, sino pa ba ang failure? Si Colonel Sanders. Kilala niyo si Colonel Sanders? Yung KFC, Colonel Sanders. 65 years old siya, nag-retire sa Amerika. Amerika. Nag-retire siya, 65 years old. Nag-formulate siya ng herbs ng chicken, ino-offer niya. Anong sinasabi niya? Sabi sa US, bakit naman kami bibili ng chicken? May ang daming chicken dito sa US. It took 1,000 offers
1,000, ino-offer niya yung kanyang formulation nung kanyang herbs do sa KFC. 1,000 ang nag-reject sa kanya. 1,000 ang nag-reject sa kanya. And nung ikaw 1,000 and first offer niya, doon tinanggap ang kanyang offer. Eh ano na ngayon ang KFC? Napakayaman na ni Colonel Sanders kahit namatay na siya, yung kanyang mga pamilya, yung kanyang tagapagmana, kumikita ka rin kasi royalty ang may royalty, ibig sabihin sa bawat franchise ng KFC, may kita ang pamilya ni Colonel Sanders. So yun yung failure. Yun ang history ng failure. Huwag kang matakot mag-fail. Pag ikaw ay natakot mag-fail, avoiding, sabi ko nga yan, avoiding possible failure is avoiding possible success. Yaan. Actually, hindi pa failure ang problema dito sa atin ng mga bagong distributor. But the fear of failure, hindi pa failure, kundi yung takot pa lang. Takot pa lang mabigo. Okay? Takot pa lang mabigo, hindi napaparalyze na siya. Okay, kine-question niya para sa akin ba to? The second na fear o takot na nararamdaman ng mga bagong distributor dito, i-check ko baka ikaw to, okay, is the fear of rejection. Takot maayawan. Okay? Takot maayawan kasi number one, sa mga professionals, katulad sa akin, nung una hindi ako sanay ma-reject. Siyempre, may ego ako, may pride ako. Tinamaan ka na magaling, ayaw kay abogado ako. So nagde-default ako, nung una, kaya hirap na hirap ako kasi ako ay hindi ako makatawid from being a lawyer to a businessman. Pag ako ay nare-reject, nagde-default ako sa pagiging abogado at ayaw ng ego ko na nare-reject. Bakit abogado ako? Magaganyan-ganyan ka. So nagde-default ako doon sa pagiging abogado ko. Kaya mahirap. Kaya dito, ang suggestion ko, ikaw ay professionals dito, medyo pag nagne-negosyo ka, sometimes baka kailangan mong kalimutan muna yung profession mo. If you are a teacher, you're an engineer or what, kakalimutan mo muna yung profession mo. Kasi yun minsan ng kung ano tayo sa labas, kung ano tayo sa labas, baka hindi yan kailangan dito sa loob sa pagninegosyo. Minsan kung ano tayo sa labas, yan ang nagpapabigat sa atin sa paggawa ng pagninegosyo. Sometimes, siyempre, ego natin o pride natin na bakit kailangan ko pang gawin yan? Oh, di ba? Nung una, ang inisip ko, bakit kailangan gawin yan? Eh, abogado ko. Natatandaan ko nung nag-talk si MJ before sa Register of Deeds sa Caloocan. Lunch break. Di ba? Lunch break. Nagtotalk siya doon. Oh, di ba? Walang nakikinig. Kain ng kain na. Walang nakikinig. Talk ng talk. Tapos hawak ko yung tarpaulin ng product. Sabi ko sa sarili ko, kailangan ba namin gawin to para yun na kami abogado? So nagde-default kami sa profession. Kaya doon, yung rejection, totoo lang, yung rejection dito, tandaan mo tayo nasa rejection business. Dapat sa simula lang masakit ang rejection. O, sino dito ang takot ma-reject? Taas ang kamay, mag-comment nga ka dyan. Sino ang takot ma-reject? Okay? Ang rejection sa simula lang masakit. Pero pag nagtagal na, hindi ka na masasaktan. Parang kalyo lang ang rejection. Di ba ang kalyo sa simula lang masakit? Pero pagdating ng panahon, hindi na masakit, hindi na masakit, hindi ka na masakit.